Hello mga baby, welcome back sa ating YouTube channel, Bang Libak na to! Nako mga baby, kung totoo itong chika-chika na luging-lugi na daw ang mga halos-hos sa bago nilang itbulaga sa GMA Network, at tila yata nagkaroon na ng meeting ang mga bosses ng GMA na parang ikat na lang daw nila ang kontrata ng Tape Incorporated. Totoo kaya ang issue na ito? Sabi ng ilang netizen, nakarma ang mga Halosos Brothers sa ginawa nila ng TVJ. At alam nyo ba, sumobra na ang mga commercials and advertisers daw di umano ng TVJ sa TV5, hindi pa nga nagsimula ang bagong Dabar Cards at kung ano ang pangalan ng kanilang bagong noontime show sa TV5 ay punong-puno na, umaapaw na daw ang mga commercials at advertisers na gustong makakuha ng kahit konting sekundos lang para makapag-advertise sa kanilang produkto sa noontime show. Nako, parang nanghihinayang ang GMA nito. Nako, ito oh, sabi ni Christy Permin, mga commercial daw ni Coco Martin lumipat sa TVJ. Nako, commercial ni Coco Martin, ito oh. Inihayag ni Christy Fermin na lahat daw ng commercials ni Coco Martin ay lumipat na sa bagong show ng TVJ sa TV5. So ito yung mga commercials sa programa ni Coco Martin sa TV5. Itong ang Batang Quiapo, ah, di ba madaming commercial din yan. Lahat daw yun ng commercials sa programa ni Coco Martin ay lumipat sa TVJ. So wala nang commercial ang Batang Quiapo ni Coco Martin. Baka hindi lumipat, baka naglagay din ng commercial sa TVJ sa TV5. So parang malaking pera ang pumapasok sa TV5 ngayon. Malaking pera ang pumapasok kay Manny Pangilinan. So maganda ang desisyon ni Manny Pangilinan na ilipat ang TVJ. Tanggapin pala ang TVJ sa TV5. Marami ang nasasabi. Matagal na daw itong pinaplano ng TVJ na lumipat sa TV5. Halak. Yung ramdam nila ba na medyo nagkalabuan na ang mga Halosos at TVJ ay chika nila, naghanap na daw ito TVJ at mga Dabarcast ng bagong bahay. Matagal na daw plano ito. Alam nyo na, story-story lang, walang katotohanan. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ito pa, ayon pa kay Christy, sa programa niyang Christy Per Minute, pati na isang sponsor ng Tape Incorporated ay umalis na rin daw, pero hindi niya nabanggit kung lumipat din sa TVJ. Natural, oy. Natural, malakas ngayon ang TVJ. Malakas ang hatak ng masang Pilipino at hinihintay ng masang Pilipino sa kanilang telebisyon na makita ulit ang legit Dabar Cards. So of course, itong mga advertisers, business is business, pera is pera. So umalis daw. So hindi pa alam kung lilipat ba sa TVJ. I'm sure ha, ramdam ko talaga ha, lilipat yun sa TVJ. May mga kontrata yan eh, mga kontrata yung mga advertiser. Ibig sabihin, ilang buwan lang yan kabibigay. Baka isang taon o dalawang taon na signing contract na maging advertiser sila sa noontime show. Ede, pera-pera, diba? Napakainit po ang balitang ito, sabi ni Christine Fermin. Lahat ng commercials ni Coco Martin lumipat na sa Tito Vic and Joey sa TV5. Pati ang Right Med umalis na sa Tape. Hala, di ba malaking sponsor itong advertisers, itong Right Med? Umalis na. It's kasi mababa ang rating ng Itbulaga sa GMA. E sino nang manonood? Diba? Kung walang manonood o hindi patok, kahit nandun si Isko Moreno. Oo, sabi nila, si Isko Moreno na lang daw ang nagbibigay buhay sa Itbulaga. E kung si Isko Moreno lang, tapos yung ibang mga host ay boring mag-host, natural, mawawala na mga viewers. So kung ikaw, Right Med, isa kang advertiser doon, hindi mapupuna yung advertising mo, yung commercials mo, o yung advertiser mo.
So, lilipat ka talaga ng malawak ang scope, yung sikat na noon time show, dun ka talagang magbubuhos ng pera. More exposure sa produkto mo, more people will buy your products. Ganun ang business eh. Ang ganda-gandang pangbubwena mano daw ng Pure Good, ayan, nagsamahan na. Pure Good, Right Med, at iba pang commercial ni Coco Martin daw ay nasa TVJ. Totoo ba ito, Christy Fermin? Ikaw talaga, ang dami mong source. Pero alam mo naman si Christy Fermin, pag magbibigay yan ng storya, yung scope, talagang totoo. Naku, so, luging-lugi ang Itbulaga sa GMA Network. Yung mga halos host, ang Tape Incorporated, bali-balita daw, everyday, luging-lugi ng 500 million. Araw-araw daw yon. Totoo kaya ang issue na iyan? Naku. Nakatakda ang bagong TVJ program ay mapapanood sa July 1, 2023 sa TV5. So yun ha. Meron ding isang balita sa isang tawag dito. Isang yes. Ito, sure, importante for some people kung sino ang papabura ng korte pagdating sa paggamit ng Itbulaga. Pero mukhang inukit na ng tadhana na malulugi ng milyong-milyong piso ang mga halosos kahit anuman ang mangyari. Hindi man maibigay sa TVJ ang Itbulaga sa pangalan, sigurado ako yung show pa rin nila ang mas tatangkilikin. Tandaan na sumama sa kanila yung talents, staff, production, at iba ng buong show. So I don't see any reasons why they won't be a top rating as before. Kaya nga sabi ni Joey De Leon, parang nagkaroon ng earthquake and aftershocks, nagkagulo ang noontime show. Kaya nung hindi nag-renew ng kontrata ang It's Showtime, kinuha agad, sino ba? Ang ABS-CBN ba ang lumapit sa GMA? Or ang GMA ang lumapit sa ABS-CBN? Depende na kung ano ang setup. Kasi kailangan din ng GMA ng mas malakas na kompetisyon sa TVJ sa TV5. At ang nakikita nila na pwedeng magpapataob sa TVJ ay ang Vice Ganda It's Showtime. Well, actually, itong It's Showtime, kumukuha din man ng maraming advertisers. So, di pa, ganun talaga. Ang tingin ko dito, hinahabol lang ng TVJ yung pangalang Itbulaga for sentimental reasons. Kasi kahit makuha ng mga halos-hos yan, tatagas pa rin ang milyong-milyong pisong lugi sa kanila. It is what it is. Di ba ganun? Kahit makuha nila ng halos-hos, Itbulaga, pero hindi click, hindi kikita, useless na rin, di ba? So if ever may bagong pangalan ang TVJ sa noontime show sa TV5 at click ng madami, madaming advertisers, panalo sila. So mananalo dito TVJ, Manny Pangilinan, and GMA. Bakit ang GMA? Kinuhang It's Showtime. Marami din advertisers at Showtime. Sino ang talo ngayon? Tape Incorporated, Halosos. Kahit makuha pa nila ang trademark ng Itbulaga, wala na talaga mangyari. So yun talaga mga kabibigan, ating latest trending news. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.